Traffic ni sa pag-iikot nga natin ano, sa ilang lugar dito sa Quezon City, bay halos lahat ng lugar ay binahadulot nga yan ng pag-ulan. Sa katunayan sa mga oras na ito dito sa ating kinaroroonan sa Araneta Avenue ay muli na namang bumuhos ang ulan. Kanina actually, Traffic ni ambo na lamang ang ating nararanasan, pero ngayon patuloy na naman ang pag-ulan, kaya naman nananatiling mataas pa rin ang baha sa bahaging ito ng Araneta Avenue. Alas 8 ra ng umaga kanina nang tumaas nga ang bahang yan, kaya naman tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mga taga-barangay para tingnan ano, kung merong mga kailangan ng ilikas na mga residente rito. At simula nang tumaas nga ang baha sa lugar na ito kaninang alas 8 ng umaga ay hindi na nga ito pinadaanan sa mga motorista. Gayun din yung mga ilang mga residente o yung mga dumadaan sa area dito na naglalakad lamang. Kaya bukod doon sa monitoring na ginagawa ng barangay ay naglilikas din sila o naghahatid sila ng mga residente na stranded na gusto makauwi sa kanilang mga bahay. Yan namang nakikita nyo yan. Yan naman yung binahang lugar kanina sa Caleraya Street sa barangay Tatalon. Hanggang tuhod lamang yung atin narating kanina, pero ayon sa ilang residente, meron pa raw ibang part doon na hindi na natin narating kanina na umabot pa raw sa hanggang dibdib ang baha. Kaya naman, tulad dito sa ating kinaroroonan sa Araneta Avenue, hindi na rin yan kanina madaanan sa mga motorista. Yun din ang nagiging problema, mabilis ang pagtaas ng tubig, pero mabagal din daw ang paghupa. Samantala ko ni Rafia, no, halos zero visibility na nga ang ilang bahagi ng Quezon City sa lakas ng ulan kanina. Madilim pa rin kahit alas 7:30 na ng umaga. Ang karaniwang abala at mataong lugar na ito sa Mother Ignacia, Misulang Ghost Town kanina. Gutter deep na ang baha sa ilang bahagi. Nagbanggaan naman ang dalawang kotse sa Scautobias, bunsod nga rin doon, ng ulan. Nagdulot naman ng bahagyang traffic sa lugar ang nasabing aksidente, pero ang magandang balita lamang ay wala namang masyadong nasaktan doon sa nangyaring aksidente. Mataas naman ang level ng tubig sa ilog ng Rojas District, kaya binabantayan na ito kanina. Sa pag-iikot ng GMA News, gaya nga ng inyong nabanggit, maraming mga commuter ang stranded. Pahirapan din ang pagsakay, hindi lang ng mga nag-aabang ng jeep at bus sa EDSA, kundi gayon din yung mga nagtsatsagang pumila sa ilalim ng ulan sa MRT. Kalbaryo na nga raw ang kanilang dinaranas sa pag-aabang sa napakahabang pila sa MRT araw-araw, e dagdag pahirap pa raw ang ulan ayon nga dito sa mga commuter. Dito sa Panay Avenue naman, gaya ng inyong nabanggit kanina, ay tayo actually kanina ay susubok din sana tayo makatawid doon ano, dahil tayo ay nag-iikot. Pero yan, no, ang ambulance na mismo ng barangay ang humarang doon dahil talagang hindi na siya pwedeng padaanan sa mga motorista. Nakabantay ang barangay, nandoon din may mga nurse sa loob mismo ng ambulance kung sakaling kailanganin nga ito. Kung hindi raw kasi lumulubog, tumitirik ang mga sasakyang dumadaan doon. Kaya ayun nga, hinarang nilang kanilang ambulansya at meron pa silang mga PA system dahil nananawagan sila sa mga motorista na bawal lang ang dumaan sa lugar. Ang ilang papasok sa trabaho gaya ni Joanna Orbeso ay matyagang naghintay. Pahuhupain na lamang daw niya ang baha dahil yun lamang daw ang kanyang dadaanan. Yang namang si Daniel Tadalan na lumuwas magaling Cavite ay talagang hindi nagpaawat. Malayo pa raw kasi ang kanyang pinanggalingan at kailangan niyang makukuha ng lisensya sa civil service. Kaya naman, nangahas siya papunta sa civil service kanina kahit baha. Kaya kung saan-saan siya umapak at dumaan para lamang makaiwas sa baha. Kaya nung finally, nagkaroon siya ng pagkakataon at nakatawid na nga siya, ay talaga namang napasigaw pa siya at talagang kumaway pa sa atin dahil tagumpay siyang nakarating doon sa civil service kanina. Kaya naman walang katiyakan kasi kanina actually, Rafi, ano, ang atin na lang naranasan ay pag-aambon, pero ngayon ay bumuhos na naman ang ulan dito kanina. So isa na naman ito sa pinoproblema dito sa Araneta Avenue dahil sabi na nga ng mga residente dito ay mabagal ang araw humupa. They're hoping na sana kanina nung ambon na lang isa na kahit papano ay humupa ng ang baha dito, pero unfortunately eto't nakakaranas na naman tayo ng pag-uulan, kaya dadagdag na naman ito sa pagtaas ng level ng tubig dito. Marami pa rin dito sa ating harapan ngayon yung dapat sana idadaan dito ng mga stranded. Yung ilang nga kanina, Rafi, na papasok sa trabaho, eh dito na inabot ng gutom, kaya yung mga pagkain na dapat dala nila para sa kanilang mga katrabaho ay dito na nila nilantakan. Rafi, Connie. Marisol, yung mga nadaanan nyo nga baha kanina, ano yung obserbasyon ng mga tao roon, na tumataas pa ba? Dahil tuloy-tuloy yung pag-ulan, kamo kanina, humina na, pero ngayon ay bumuhos ulit yung ulan, Marisol. I'm sorry, Rafi, I didn't get it. Anong particular na area kung yung mga mo, kung yung mga bahang nadaanan nyo kanina, tumataas pa rin ba yung level ng tubig kahit na inasa likuran mo? Marisol, ano yung obserbasyon ng mga tao dyan? Oo, Rafi, sabi ng mga residente at mga taga-barangay dito, particularly sa ating kinaroroonan sa Araneta Avenue, ay patuloy ang pagtaas ng tubig. Kanina nga, kahit actually bahagyang tumila ito at umambon na lang, hindi pa rin man lamang daw humupa kahit papano.
kahit man lamang daw konti. Ang problema ngayon, ito't bumubuhusan naman ng ulan, talagang madadagdagan naman ang pagtaas ng nivel ng tubig. So, ito nga yung sinasabi nila na kung gaano rin kabilis ang pagtaas, ganun din naman kabagal ang paghupa. At yung panay kanina, Rafi, na hindi nadadaanan, meron tayong na timingan din kanina na bago tayo malis doon, ay inopen na nila ito sa mga motorista dahil nung tumila ang ulan, ay humupa rin naman ang tubig doon. So, kabalik tara naman ang sitwasyon dito sa Araneta Avenue. Doon naman sa bahagi ng panay kanina na may nakaharang na ambulance, mabilis ang paghupa. Kaya mga ilang minuto after that, mga around 20 minutes, Rafi, ay binuksan na rin nila ito at napadaanan sa mga motorista. Pero kapag kabubuhos ulit ang ulan, tumataas ulit ang tubig doon. So sabi ng mga taga-barangay, malamang sa malamang, magbantay ulit sila doon at harangan nila ulit ang kalsada para hindi na muling padaanan ito sa mga motorista in the meantime, Rafi. Nabanggit mo kanina, Marisol, yung Rojas District. Meron na bang kailangang ilikas doon? Nabanggit mo hanggang bewang na yung level ng tubig doon sa ilang areas, Marisol? Sa Rojas District, particularly doon, Rafi, yung parang suki na nga natin ikangas na pinupunta lagi tuwing umuulan, mataas na kanina ang level ng tubig doon sa ilog, kaya may mga volunteers na nagbabantay doon. At tinitingnan din nila kung may mga kailangan ng ilikas sa mga residente. But so far, nung time na nandun tayo kanina, wala pa naman dahil hindi pa umaapaw ang ilog. Pero doon, sa bandang unahan na sa other way, doon sa may Caleraya Street, ay talagang napakataas na ng tubig. Pero so far, Rafi, ayon sa pagtatanong natin sa mga residente kanina at sa barangay, wala pa naman daw lumilikas dahil ang kanila naman daw nararanasan kapag kaganitong oras lamang daw ang inaabot ng ulan, hoping na hindi na nga maging maulan maghapon, ay humuhupa din daw naman daw ito. Kaya yung mga residente doon, nagtsatsaga na lang muna sa kanilang mga bahay, Rafi. So, wala pa naman so far kailangan ilikas sa mga oras na ito, Rafi. Para po sa mga nanonood sa atin ngayon, may mga nakikita tayong mga bata na naglalaro doon sa may baha. Hindi po natin ini-encourage yan dahil nga meron pa rin leptospirosis alert, hindi ba? May mga naapektuhan ng leptospirosis. Diyan ba sa kinaroroonan mo, Marisol, wala bang pumipigil doon sa mga bata para magtampisaw diyan sa may baha, diyan sa area mo, Marisol? Oo nga, Rafi. Ano, good thing na point of view. Kasi kanina po natin actually napapansin itong mga bata. I believe, ano, sinabihan din ito ng mga taga-barangay kanina na wag na silang mag-swimming dyan kasi talagang, sorry to call it, pero talagang parang naging swimming pool or dagat na nga ito dahil enjoy na enjoy yung mga batang yan. Tama nga ang sabi mo, parang hindi ninaalintana yung sakit na pwede nilang makuha. Ayan, kung makikita pa, Rafi, ano, sa bandang unahan lang ng batang yan, kita mo yung sandamukal na basura. So, ayan din, kasabay nilang nagsiswimming yan dito. Kaya, ang pagkakaalam natin, Rafi, sinabihan na rin sila ng mga taga-barangay kanina na umalis na rin dyan dahil bukod doon sa sakit na pwedeng makuha. Talaga namang napakadelikado kasi mataas na kanina nga, Rafi, hanggang dibdib na yan ng mga matatanda. How much more sa mga bata? So, it's really more malalim sa kanila. Kaya nga, nag-iikot naman yung barangay. Siguro kapag parating na yung bangka, nagtatago siguro yung mga batang yan. Kasi nakita natin tuloy-tuloy lang yung pag-iikot kanina ng mga taga-barangay. At sinabihan na rin naman sila, pero sorry, sigurong talagang sabi nga, bata, ang hirap din minsan sawayin. Nakikita pa rin natin sila nagsiswimming. Pero hopefully nga, sana maya-maya lamang ng konti talagang makumbinsin na sila. At nananawagan na rin ho tayo sa mga magulang, ano, na sila na rin ang pumigil sa kanilang mga anak na wag naman na sanang payagang pang lumabas ang bahay. Dahil bukod, Rafi, sa mga bata rin yan, meron din tayong mga nakita kanina, Rafi, ng mga estudyante na talagang parang mga basang sisiw na nananghas na rin sinuong yung baha, makauwi lamang doon sa kanilang mga bahay. Pero yung iba, Rafi, na estudyante, nandito lamang sa harap natin, dito sa dry area, dahil pahuhupain na lamang daw nila ang baha kasi nakauwi man sila galing sa eskwelahan dahil yun nga medyo nakapasok na sila nung mag-anunsyo ng cancellation, hindi naman sila makauwi dahil nga sa nakikita nating baha. At pansin natin, Marisol, construction area pa yung kinaroroonan mo. Baka may mga hidden dangers, ika nga, dyan sa tubig na hindi nila nakikita. At tandaan din natin na sabi ng DOH, kahit na wala kayong sugat, pwede kayong maapektuhan ng leptospirosis. Maraming salamat sa iyong ulat, Marisol Abdurrahman.